At kagnay pa rin po sa naganap na bangayan ng company ng Coach Freddie Roach at training team ni Brandon Rios, makakapanayan po natin si Coach Freddie Roach na kasama ngayon ni Kwani Sison. Kwani! Yes, sabi, kukunin nga natin ang pahayag nitong si Coach Freddie Roach ungkol pa rin dito sa pangyayari. Coach, maybe get your side of the story. We've been getting feedback from the camp of Brandon Rios that you mentioned or said something racist to them. What is racist? I said, what are you, the Mexican tough guy? I don't know his name. Is that racist? I mean, you keep telling me that I'm racist, but I call you a Philippine reporter. Is that racist? I mean, I get struck by Alex Ariza. He kicked me in the chest. Now, is that racist? I mean, did he kick me because I'm a white guy? I mean, you're making this race issue such a big deal. I mean, that was way after the fact, okay? No, actually, it was their camp who was actually... It's way after the fact, okay? All right. Robert Garcia is on our time. I walked over and said, Robert is on our time. Mm-hmm. He said, we're not leaving for a half hour. I said, you know, our gym time is from 11 o'clock every day. He says, I don't give a fuck. He said, don't disrespect us. I said, well, you're disrespecting me because this is our time. And then Alex Ariza comes over and starts making fun of my Parkinson's. So I step one step towards him, and he kicks me in the chest and runs away. And then one of the bodyguards, I don't know his name, but he's a strong Mexican kid, starts yelling, screaming, get out of the effing gym, get the fuck out of the gym. I said, what are you, the Mexican tough guy? And he came after me, and I got broken up, and then Sully Apak started filming. He said, why is this happening, Freddie Roach? I said, you're the Jewish reporter? And he said, what are you, racist? And I said, no, I just don't know your name. So, So are you planning to sue Alex Ariza for kicking in the chest? No, you know, someone told me it might affect the fight and stuff like that. So, you know what? No. I don't sue people. Yeah. And we found out just now that Manny also found out about it. What is his reaction? We'll see when he comes. Thank you very much. At yan po ang reaction nga nitong si Coach Freddie Roach. Samantala, no, pupuntahan din natin ang isa sa mga kasamahan niya naman sa Team Pacquiao, no, para kunan din yung reaction nila. Dahil alam nyo, Pia, hindi man magsusunga itong si Coach Freddie Roach, no, ay malaking gulo naman ang idinulot nito doon sa Team Pacquiao mismo, no, nagkaroon ito talaga, kumaga nag-spur ito ng galit mismo. So, andito ngayon si Edwin, ano, mula sa Team Pacquiao sa LA, ano, paano ito makakaapekto ngayon sa laban? At kung meron man, paano ba ito? Ano ang balak ninyong gawin? Dahil may mga kinikwento ka kanina sa akin. Well, right now siguro antayin muna namin kung anong sasabihin ni Manny. Kasi we don't think that Freddie deserved to be treated like this once. Tapos kasama namin dati sa grupo si Ariza. Kilala namin siya. So we don't think na dapat bastusin niya si Freddie. Parang ganun. Lahat ng tropa right now, they're outside. Hindi namin pinapapasok kasi galit sila lahat. Yung taga Los Angeles, yung taga Jensen, tsaka taga Manila. So nandiyan lang sila lahat sa labas. Okay. So does that mean na baka magkaroon pa ng mas malaking gulo? Dahil ang nabanggit mo kanina, inaabangan ninyo ang mga nandun sila sa mga entrances nitong hotel. Yeah, pero hindi kasali yung mga boksingero. Siguro yung mga trainer o sino pa yung kagrupo nila. Parang ganun lang. So away lalaki, ganun ba? Oh, parang ganun kasi boxing to a professional sports sila, tapos sila mismo yung nag-break ng rules na ba't nila ginawa yun. So, I don't know, really, right now, karamihan galit eh. Meron ka na bang balita kung anong reaction ni Manny nung nalaman niya ito? Ang alam ko, alam na niya, pero hindi ko pa alam kung ano yung reaction niya, hindi ko pa siya nakita. Okay, thank you very much. Yan, Pia, sinasabi nga natin dito na talagang itong sinasabi nga na supposedly maliit lamang na gulo ay mukhang lalaki pa dahil nga dito rin sa naging reaksyon, no, ng mga kapwa din na mga nagtitrain din kay Manny, no, sa Team Pacquiao. At syempre doon sa grupo naman itong si Brandon Rios. So, pero ang malinaw naman na hindi ito between Brandon at Manny or si Brandon at itong si Coach Freddie Roach, kung hindi
si Alex Ariza and Coach Freddy Roach. Pero maging sa ganung paraan pa man, nabanggit din naman na hindi naman magdidemanda itong si Coach Freddy Roach dito naman kay Alex Ariza. So abangan natin kung ano pa yung mga baaring maganap, no? Magbabantay tayo dito, Pia. So, Connie, kanina na nakausap mo si Freddy Roach, mukhang okay naman yung kanyang physical na lagay. Hindi naman siya nasaktan nung sinipa siya. Alam mo, Pia, yan din yung tinanong natin kanina, no? Kung kamusta ba siya? Una-una na yan yung tinanong natin dahil nabalitaan nga natin na sinipa siya sa dibdib, ano, nitong si Alex Ariza, no? Pero ang sabi niya nga, okay lang daw siya, hindi naman daw siya nasaktan. At may sinabi pa siya na parang babae nga daw ang sumipa lang sa kanya. Yan yung syempre yung mga patuksong bugso ng damdamin niya kanina, no? Pero ang pinaka-importante dito ay hindi na ito mapupunta pa sa mas malaking demandahan at hopefully hindi naman din to mapunta pa doon sa awayan ng mga kasamahan nila, no, ng magkabilang kampo. Alright, maraming salamat sa iyo, Connie Season.